Hello mga kasupar, kamusta kayo? Sulag natin ngayon mga kasupar, pag-uusapan po natin ng ang mga nararamdaman ng lalaki kapag naka-no-contact call ka sa kanya. At kung handa na kayong lahat, ay mag-start up po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na mararamdaman ng isang lalaki kapag naka-no-contact call ka sa kanya is magagalit, maiinis at magtatampo. Yes, mga kinspired, isa sa mga bagay na pwede niyang maramdaman. Alam niyo mga kinspired, ang paggamit ng no-contact call, talaga naman, stage by stage yan. At talaga naman naniniwala ko, base sa pag-aaral, ay may mga nararamdaman o nangyayari sa isang tao na ginagamitan mo ng no-contact rule. At isa nga yun sa pinakauna. Yun ang pinakauna. Magagalit, maiinis o magtatampo. Hindi sa maraming dahilan kung bakit sila maiinis. Siyempre, iiral yung iiral yung pride, yung ego. Bakit mo sila ginaganon? At maiisip nila, para bang may pinagmamalaki ka. O kaya naman, para bang masyado ka nagmamatigas. Nagpapahabol ka. Kung ano-anong papasok sa isip nila. Kung ano-anong gugulo sa isip nila. Kung bakit ka no contact sa kanila. Kung bakit hindi ka nagpaparamdam, hindi ka nagre-reply, hindi ka nagme-message. Talagang ginagamitan mo ang no contact rule sa mga isa sa pinakauna nilang mararamdaman. Magagalit, maiinis, magtatampo sa'yo. Pero yan lang yung pinakauna. Kahit ikaw naman, gamitan ka ng no contact rule. Oo, mag-aalala ka. Matataranta ka, malulungkot ka. Pero papasok yung galit at tampo sa puso at isip mo. Kung bakit niya yan ginagawa sa'yo. Ganyan din ang lalaking spark. Ganyan din ang pwede niyang maramdaman kapag siya ginamitan mo ng no-contact kung hindi ka nagpaparamdam. Magtatampo siya sa'yo. Maiis, magagalit. At maaaring ino-contact ka din niya. Kasi lalaki yan eh. Kagkaibang lalaki at babae sa paggamit ng no-contact o kapag ginamitan mo ng no-contact. Ang lalaki, minsan, magmamatigas pa yan. Talagang yan ang magagalit. Lalaki yan eh. Isipin niya, sige, kung ayaw mo paramdam, hindi talaga magpaparamdam. Kung no contact ka, no contact na rin ako sa'yo. Kung ganyan ka, ganyan na rin ako sa'yo. Magagalit. Pero maniwala kayo sa akin, Kainspire. Sa umpisa lang yung galit na yan. Sa umpisa lang yung tampo na yan. Sa umpisa lang yung inis na yan. Dahil nandyan yung pride eh. Ginanyan siya eh. Diba? Ginawa sa kanya yan eh. Bakit ganun eh? Pinagsamahan naman kayo. Minahal ka naman niya. Pwede nyo naman pag-usapan. O kaya naman kung naman dahilan. Kainspire, na hindi niya maintindihan kung bakit ginamitan mo siya ng no-contact rule na may dahilan ka naman. So yan sa mga, isa yan sa pinakaunang mararamdaman ng isang lalaki kapag ginamitan mo siya ng no-contact rule, Kainspire. Maaring magalit, mainis, or magtampo siya sa iyo. At paano ba, Kainspire, na mararamdaman ng isang lalaki kapag ginamitan mo siya ng no-contact rule is mamimiss at hahanapin ka na niya. Yes, mga Kainspire, paano ang bagay? Kapag ang isang lalaki, talaga naman na ginamit mo ng no-contact rule sa umpisa, ang pinakauna ay magagalit siya sa'yo. Maiinis o magtatampo. Pero pangalawa, mamimiss ka na niya at hahanapin ka na niya. Yes, mga kinspan, gustuhin man niya o hindi, kusa niya itong mararamdaman. Yung galit, matatakpan ng pagkamis sa'yo. Yung tampo, matatakpan ng pagkalungkot. Yung pagkainis, matatakpan ng hinahanap-hanap ka na niya. Talaga namang ka-inspired. Yung galit na yan, mawawala yan. Mamimiss ka niya. Hanapin ka niya. Bababa yung ego, bababa yung pride, bababa yung kayabangan talaga sa sarili niya. At kung ano namang iniisip. At wala siyang pakialam kung anong dahilan mo. Basta mararamdaman niya. Magiging emosyonal na siya. Siyempre, mamimiss ka niyan. Imposible na hindi ka niya mamiss. Imposible ka-inspired na hindi ka niya hanapin. At mas lalong imposible na hindi ka niya maalala, maisip. Dahil laging parte ka ng buhay niya at minahal ka niya at marami kayong alaala at panahong ginugol sa isa't isa. Ang iniisip ng iba, baka hindi na ako naiisip nun. Baka wala na sa akin pakialam yung boyfriend ko, yung asawa ko. Baka sabihin natin, kinalimutan na ako nun. Hindi ganun yung kadali ka yung spot. Hindi ka malilimutan yan. Sa halip, papasok ka pa nga sa utak niyan. Kahit magalit pa siya sa pinakauna dahil ginamitan mo siya ng ganyan. Pinakauna lang yun, magagalit siya. Pero yan ang pangalawa. Yan ang pangalawa. Mamimiss ka na niya. At hahanapin ka na niya. Unti-unti na siyang lumalambot sa iyo. Unti-unti na siyang nagsisisi. Unti-unti na siyang nakakaisip.
At talaga naman, unti-unti lang bumabalik ang value mo o ang halaga mo sa kanya. Unti-unti niya na muli nararamdaman ang nararamdaman niya sa iyo noon, ang matinding pagmamahal. Ka-inspired. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na kung gagamit kayo ng no-contact rule, ay talaga naman, maging matapang din kayo at matatag. Kasi yung paggamit ng no-contact rule sa isang tao, ay mahirap din para sa tao na yon na gumagamit nun. Halimbawa, ikaw, ginamitan mo yung boyfriend mo, yung asawa mo, ng no-contact rule. Hindi lang naman siya yung mahirapan, pati ikaw eh. Bakit? Sapagkat mahal mo siya, at namimiss mo rin siya, at gusto mo na siyang makausap, pero gusto mo ring magsisi siya, o makarealize siya. At dapat, inspat, isipin mo ang pinakadahilan kapag gusto mo nang itigil yung no-contact rule dahil miss na miss mo siya. Isipin mo, ito na ba yung tamang panahon? Palagi ko siya sabi na pwede mo naman siyang replyan. Pwede mo naman siyang replyan kapag nag-message siya, depende sa message niya. At ano yung mga message na yun? Kapag nagsusorry na, kapag nakikipagkita, kapag nakikipag-ayos, yan, pwede mo siyang replyan kapag ganyan yung message niya. Kapag nagsusorry, kapag gusto makipag-ayos, gusto makipagkita. Ayan, pag ganyan yung message niya sa'yo, pwede mo siyang replyan. Kasi, napapaisip na yan. Talagang bumaba na yung pride niya at tumaas na yung value mo sa kanya. Nagsusorry na nga eh. Nagpapakumbaba na. Naging humble niya. At talaga namang inspired, inaamin niya rin pagkakamali niya. Kaya pwede mo siyang replyan. Pero kung yung message niya sa'yo eh, kung ano-ano lang, okay naman eh, inaaway ka pa, syempre huwag mong replyan. No contact rule pa rin. Kasi yun sa mga bagay na pwedeng maramdaman ng isang lalaki inspired, yun ang palawang bagay na mararamdaman niya. Palawang stage na mararamdaman niya. Una, magagalit siya, maiiso, magtatampo. Pero pangalawang mararamdaman niya ay talaga namang mamimiss ka niya at hahanapin ka na niya inspired. At apart yung bagay inspired na nararamdaman ng isang lalaki pag ginamita mo siya ng no contact rule is maiisip at marirealize niya na lahat. Yes, mga inspired, yun na. Yun yung pangatlong stage. Yung patlo, unang magagalit, maiisip, magtatampo. Pangalawa, mamimiss ka, hanapin ka. Pangatlo, maiisip at marirealize ko na lahat. Ganyan yan. Kaya napakalaga na tuloy-tuloy ang no-contact rule hanggang di siya nagsisisi. Huwag kang bibigay. Sinimulan mo yan, tapusin mo hanggang magtagumpay ka. Yan yung patlong stage na mararamdaman niya. Kapag tinuloy-tuloy mo yung no-contact rule, yan yung pangatlo. Mapapaisip na siya. Marirealize niya na lahat. Lahat ng pagkakamali niya, lahat ng mali na ginawa niyo, lahat ng mali sa inyong relasyon, maiisip niya yan. At maniwala ka. Mangangako yan sa kanyang sarili. May babaguhin yan. Magbabago yan kay inspired. Yung iba, sobrang laki ng pagbabago. Yung iba naman, maliit lang yung pagbabago. At least, may nagbago. For the better. Diba? Kaysa naman sa hindi mo ginamitan ng no-contact rule, ganyan pa rin kayo. Palagi pa rin kayo nag-aaway. Hindi niya pa rin naiisip mali niya. Hindi pa rin okay ang inyong relasyon, di ba? Minsan, kailangan mo magsakripisyo eh. Kailangan mo magtiis ng maikling panahon upang para maging okay ang inyong relasyon sa pangmatagalan. Yung gumagamit ng no-contact rule, ano eh, nagtitiis sila. Yung mga gumagamit ng no-contact rule, nagsasakripisyo sila. Mahalin na yung lalaki. Mahalin na yung lalaki, namimiss nila, pero kailangan nilang tiisin upang yung lalaki makarealize. Upang yung lalaki maisip yung pagkakamali niya. Upang yung lalaki makita at maramdaman muli ang halaga niya. Minsan kailangan mo magtiis eh. Para pang matagalan yung pagiging okay niyo. Inspired. Lagi mong gawin kung anong tama. Minsan kailangan mong magsakripisyo at gawin kung anong tama kahit ito ay mahirap. Upang kayo ay tumagal at maging masaya. Tunay na masaya at magmahalan. At maisip niyo at makita nyo kung ano bang mali sa inyong relasyon. Yung napangatlong bagay kayo inspired na nararamdaman ng isang lalaki. Kapag ginamitan mo siya ng no-contact rule, may isip at marirealize niya na lahat ng sabihin natin mga nangyari sa inyo, kung ano yung lagi niyong pinag-aawayan, kung ano lagi mong concern at demand sa kanya, ganun din siya sa'yo, kung ano bang punot dulo ng inyong pag-aaway, kung bakit mo siya ginamitan ng no-contact rule, kung bakit niya nararanasan yan ngayon, at kung bakit ka inspired. Naging ganyan ka sa kanya. Lahat kan may isip niya. At magandang sinyalis yan na siya ay talaga namang magsisisi na. At unti-unting babalik ang halaga mo sa kanya. At maniwala ka, malapit na sa katotohanan, talaga namang magsisisi yan. Magsosorry sa'yo at makikipag-ayos sa'yo or makikipagbalikan sa'yo kay inspired. At pang-apat na bakit inspired na nararamdaman ng isang lalaki kapag ginamitan mo siya ng no-contact rule is
magpapakumbaba at mag-e-effort na siya sa'yo. Mas makas pa dyan ang pangapat, ang pinakahuli. Stage by stage yan. Yung una, magagalit. Yung una niya mararamdaman kapag ginamitan mo siya ng no contact call, magagalit or maiinis o magtatampo. Yun yung una. Pangalawa, mamimiss ka na niya at hahanapin ka na niya. Pangatlo, mapapaisip na siya at marirealize niya na lahat kung ano bang mali. At ang pinakulit pang apat, magpapakumbaba na siya sa'yo at mag-e-effort na siya sa'yo. Yung laki yung spy. Sa una, matigas yan eh. Sa una, matigas, mapagmataas. Diba? Pero, palambot ng palambot yan. At yung value mo, pataas ng pataas. Yung interest niya sa'yo, pataas ng pataas. Kapag isip siya ng isip sa'yo. At yung attraction, lumalawak dito, tumataas. Sapagkat hinahanap ka na niya. Ka-inspired. Sabi ko nga sa inyo, konting panahong pagtitiis lang naman. Kahit abutin pa ng buwan yan, at least, maisip lang alaga mo. Kaysa naman, magtiis ka lang ilang taon o ilang dekada. Isipin mo kung gano'ng katagal yun. Hindi siya magbabago. Hindi niya maisip ang pagkakamali niya kasi di mo ginawa ng paraan. Kung gusto mong merong magbago, dapat merong ang gawin. At yung iba nga, nagsasakripisyo ng titiis, ginagamit na ng no contact call upang maging maayos ang kanilang relasyon. Ka-inspired. Minsan ang tao, andaan yung palagi ito. Minsan ang tao, kailangan mo ka-inspired na bigyan ng leksyon upang siya ay matuto. Meron ka dapat iparanas at ituro sa kanya. Pero hindi solusyon na maghihiwalay kayo. Kailangan niyang matuto nang wala ka. Kailangan niyang matuto na hindi nadadaan sa pag-aaway. Kailangan niyang matuto nang tahimik ka at wala kang sinasabi sa kanya. Ang karanasan niya, ang damdamin niya, ang ipaparanas mo sa kanya, siya mag-isa. Pag-iisip niya lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng no contact rule. Ka-inspire niya pang-apat na bagay na mararamdaman ng lalaki kapag ginamitan mo siya ng no contact rule. Yan ang pang-apat. Talaga namang magpapakumbabayan sa'yo. Pag may message na sa'yo yan, magsosorry, makikipag-ayos o makikipagkita, makikipag-usap, at talaga namang sasabihin niya lahat ng pagkakamali niya at sasabihin niya rin lahat ng concern mo. At baka nga mangako pa yan, mag-e-effort siya sa'yo. Kung binlock mo siya, yung iba sa inyo, sabi ko, huwag i-block. Dahil paano na lang kapag nagsisisi na yung lalaki, yung iba, mag-e-effort pa yung lalaki, gagawa ng ibang account, parang i-message ka. Pupuntahan ka pa kahit malayo ka. Gagamitin pa yung kaibigan niyo upang makausap ka. Gagawa siya ng paraan. Mag-e-effort siya. So pagkat ka-inspired, miss ka na niya. So yun sa mga bagay na nararamdaman ng isang lalaki, kapag sobrang miss ka na niya, nagsisisi na siya, naisip niya na lahat, at talaga namang ka-inspired, pinablan na siya ng no contact rule na ginamit mo sa kanya. So mga kasipod lang po, maraming salamat mga kasipod sa pagtapos ng vlog na ito. So hindi po kalimutan mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga kasipod at clickin na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat mga kasipod, mag-ingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advice, palit lang naman po ang bayad. Pwede po kayo akong i-message sa Facebook or aking Instagram. Thank you so much, mga kinspired. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!